that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know para gumawa ng vlog at makikita nyo ang aking paligid. Yan ang aking pagkakas. Yan ang aming para ko ngayon, pupunta ako sa forward. Magpapalit ako ng nabunting ilaw sa mooring area. Yan ang makikita nyo. Yan ang barko namin, napakaganda. Yan ang tubig. May bundok doon. Nakapaligid. Ayan. Nalinis na ang aming barko. Pupunta ako sa forward para magpalit ng steering light. At dyan ay kailangan during maneuvering. Arrive kami ngayon ng Brazil. Mag-aangkurahe kami dito. Tapos waiting sa advice kung kailan kami papasok. Ito ang aming forward. Makikita nyo rito ang anchor mooring winch. Minsan ang tawag nila dyan ay wind blast, no? Yung wind blast na yan, dalawang piraso yan. Hydraulically operated. Wala siyang motor na electrical. Meron lang siyang hydraulic motors. Ayan. Makikita nyo rito sa paligid ko, napakaganda dito, no? Ayun, yun ang steering light na nakikita ngayon yun, yung pagitan ng dalawa. Meron dito yung dalawang ibon, no? Ayan, ang ganda ng dalawang ibon, no? Sila ay lumilipad. Ang tawag sa kanila ay mga seagulls. Yan ang mga seagulls, no? Lumilipad-lipad habang kami ay naglalapit dito papunta sa anchorage area. Yan sila. Sila yung mga kasama namin. Para silang mga anghel na nasa langit. Yan. Ayan ang paligid ng aking forward mast. May mga ilaw tayo dyan, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima para sa windlass anchor operation at dalawa naman na halogen lamp para sa tinatawag nating cargo light. Ito ang makikita nyo yung lugar dito sa forward side, no? Yan ang ating windlass. Go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain.
namin na super. Meron yung katena, no? Para bumukas yan, ahatakin itong katena ng chain motors. Yan, no? Yan yung pagitan. Ayun yung kabilang side. Makikita nyo dito, meron dito gulong. Yung gulong na yan, no? Bago yan gumulong, iaangat yan ng hydraulic jack na nasa ilalim. Yun ang hydraulic jack niya. Kada isang hydraulic jack, merong nakatapat na gulong. Iaangat niya yung gulong. Pag umangat yung gulong, at saka ngayon, yung pulley na yun, yung gulong, may pulley doon na nag-hold ng kable, at yung kable niyan, no, nakalink yan dito sa dalawang dilaw. Yun. Yung isa para doon sa, at yung isa naman para doon sa hatch cover starboard side, yung isa naman hatch cover sa port side. Bubukas siya ng sabay kapag yan ay bubuksan, no? Oh, nawala na yung mga kaibigan ko rito na ipon. Ayan, malapit na kami sa port. Makikita nyo. Let's go. Champion, be a champion, be a champion, be a champion.
missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a pala magandang negosyo ng mga seaman. Apartment. Babuyan. Sasakyan. Taxi. Bakery. Yung condominium. Ano ba yan? Ito. Oh, para hindi sila habang buhay. Kailangan mag-ipon muna ang mga seaman. Mag-ipon. Mag-ipon ka muna para may pang negosyo ka. Pero kailangan hindi ka magdali-daling bumigay, pumasok sa isang negosyo. Pag-isipan, kailangan marunong ka kung anong magandang negosyo sa lugar ninyo, sa location mo, sa kapital mo, at kailangan marunong ka sa isang negosyo bago mo pasukin. Ayan. Okay? Kaya pag-isipan mo muna bago ka mag-umpisa ng magandang negosyo. Hindi pa. Maraming oportunidad, maraming kapital, pero hindi mo malaman kung ano maganda ba 'yon sa lugar nimo. Ayun. Kaya dapat bago magnegosyo, pag-isipan muna at dapat marunong ka kung anong papasukin mong negosyo. Ayan, narinig niyo mga kabaro. Ano ang magandang negosyo ng mga seaman? Dapat mag-ipon, pag-isipan, at saka dapat marunong ka sa pasukin mong negosyo. Ayan ang ating interview for today. Vlog para sa mga marinero at sila ay hindi habang nagbabarko. Isha ready. Gino, ano ang magandang negosyo bilang marinero? Buy and sell. Buy and sell. Bibili ka ng lupa, tapos ibibenta mo ulit. Oo. Sasakyan. Eh, lupa lang. Okay. Real estate. Bakit mo nagustuhan ng real estate? Mandal na maraming umaman dyan. Oo. Oh. Maraming kumita dyan. Kaso matagal nga lang. Diba? It's real. Ano yan? Real talk ba yan? Real talk yan. Okay. Maliban doon, anong magandang negosyo ng marinero? Wala na akong maisip. Yun lang eh. Okay, maraming salamat. Okay. Dilipat tayo ngayon kay itong gwapo na to. Pugi to eh. Ito yan, steak. Ah, boss, ano ba yung magandang negosyo bilang marinero? Ha? Manghihirap ka, 200K? 10%? Ayun, ito, mayroon siyang suggestion. Ano yung magandang negosyo? Hindi ko narinig. 10% lang. 10%. Pautang. Money lending. May pera ka, hindi mo kailangan ng pesto, hindi mo kailangan ng taong
magkatrabaho. Oh. Ikita yung pera mo buwan-buwan na. Ilang ikaw, percent? Ikaw pa ang boss. Ayun. Ilang percent naman? 10%. 10%. Sa 100,000, magkano tubo nun isang buwan? Magkano ba? 5,000 or 10,000? Ah. Pwede? Yeah. Ito, okay. Meron tayo dito. Pagpo si Bukloy, pag-uusapan natin negosyo ng mga marinero. Nakikita mo ngayong negosyo ay ano yung spare parts ng motor. Spare parts ng motor. Katulad ng Mio, Inmax, and that Lake. Kasi yun ang patutay yun sa atin. Okay. Kaya, madami na yung motor. Kaya, ang muna mong gawin dyan, gagawa. Magawa mo na ka na, tayo ka na muna ng talyer. Tapos, umpisa ng vulcanizing shop. At sabay mo na magbinta ng mga spare parts. Plus, diba? Motor insurance. Plus, motor insurance. Consistent. Kung mabagsak yung motor insurance, simenteryo na naman. Simenteryo ka pa. Bilang marinero, ano ang magandang negosyo? Magandang negosyo ngayon para sa akin. Nagawa tayo ng sementeryo. Sementeryo? Oo. Naku po, bakit naman sementeryo? Araw-araw, may namamatay. Biro mo, living. May, kung mayroon ka lang isang hektarya na gawin, ang gawin mong private cemetery. Tapos? Pag may namatay doon, isang sa limang taon, 5,000. Uy! So, kung sa mura lang yun ako, yung iba dyan sa Manila, 20 mil, mababa ko yung 20 mil. Libingan lang yun. Oh, may 20 mil sila, tanggalin sila sa 5 years. Tapos yung boto, ipaglagay sa boom box. Tama. Diba? Tapos period doon, palagay lang natin 1,000. Ano? Diba taon-taon na pumapasok? Bibili tayo ng malaking lupa. Bibili ka talaga ng malaking lupa. Tapos gagawin yung sementeryo. Gagawin yung sementeryo. Kada isang box, magkano ang benta mo? Isang... Ang pinakamura lang yun, 20. 20,000? Oo. Oh. Ano yun? Magkapatong yung mag-asawa? Pwede? Hindi. Lupa lang yun. Ah, lupa lang. Oh. Sa 20,000 na yun, ilan yung pwedeng ilibing? Dalawang tao? Tatlong tao? Isang tao lang. Ah. Kasi may cementeryo sa amin. Dalawang patong pwede daw. Pwede daw. 6 feet iba muna. Iba naman siguro ang design yun. 6 feet muna tapos. Yung sign off. Si Kyle Met ang may auto daw nun. Sabi nila, ang negosyo, wala naman daw sa lugar yan. Kahit kung bata mo na lugar, depende yan sa diskarte mo. Diba? Kung maganda yung negosyo mo, yung kwalidad yan eh. Hmm. Kahit sa online, papatok yan, diba? Tulad ng motorcycle insurance, paano papatakbuhin yan? Oo. Yan ang mga maganda ngayon, motorcycle insurance. Kasi daming namatay sa motor ngayon na kung namatay, wala mga insurance, diba? Yan. Maganda na yun ang ano natin, motorcycle insurance. Para kung madisgrasya sila, may insurance, di na mahirap maghanap ng pera, pamilili, di ba? Magkano naman ang pwede nilang contribution every month? Per year. Ah, per year. Mag-restro ng ano, restro ng... Membership. Ng sa LTO, ganun din yun, no? Okay, kumuha ng insurance. Palagay lang natin ano, 5,000. Makakakuha nila 50,000 pag na-accidente sila. Laking bagay na yun. Laking bagay na yun. Membro na sila ng riders. Insured pa sila. Oo. Diba? Ayan po ang aming mga masasabi kung ano ang magandang negosyo. At naway inyong malaman ang mga dapat gawin para hindi na tayo magbarko. Ang negosyo. Bilang marinero, ang magandang negosyo para sa akin ay water refilling station. Dahil lahat ng tao, mapahayop man, ay umiinom ng tubig. Ngayon ay COVID-19, malakas ang mga infectious diseases. Kailangan natin ng malinis sa tubig. Isa pa, ang maganda rin negosyo na tingin ko, bumili tayo ng malalawak na lupa. Yung malalawak na lupang yun, gagawin natin farm. Doon natin itatanim ang mga halaman, mga pagkain, gulay, dahil sa ngayon, kung wala kang pera, mabubuhay ka kung meron kang makakain na halaman na iyong itinanim
siya yung kamutiran. Ayos na. Pagkain at tubig. Yan ang magandang negosyo. Palay! Palay. Bigas! Sa bagay, ngayon, karamihan ng tao kailangan ng pagkain. Bigasan. Paano yun? Paano yung bigas? Kiringin. Patay mo, nabili siya ng palay, tapos Iskis. Yan. Andito tayo ngayon sa usapang negosyo ng mga marinero para hindi habang buhay magbarko. Oh, negosyo. Ano pa? Baka may naisip ka pa magandang negosyo dyan. Masats. Ito, meron siyang photo bomber. Ayan, o. Barko. Barko. Bar. Barko. Kasi mana bago dating, ano pupunta kayo? Ah, bar! Libre lunch! Tapos dasko, bar po! May sumasaya na lang! Libre tulog! Okay! Libre lunch yan, kwarto mo sa libre! Libre tulog, libre masahe! Kataas yung apartment, sa baba yung bar po! Bar po! Okay ah! Napaka-creative mo isa! Gusto rin... Bar po! Gusto rin kitang kawalin! Yung mga ano natin, galing probinsya yan! Yung mga vitris natin dyan! Dapat tapos, mga sexy. Tapos siyempre, lahat dumadaan kay Marlon yan. Pag manager, daan mo na yan. Practicing na manager yan. Physical exam. Tapos yung titi ni Marlon yun ang maging, ano yung maging pag, gano'n niya, o, libre inbound. Pag doon sa tinig, doon niya. Lako, pero itong dalawang to hindi agree sa bar. Ayaw nila lang bar. Para sa kanila. Massage. Ay, massage. Okay, massage siya. Libre attention to yan. All around. All around. Mga buhay kasi man. Full body massage. Uy, ganda yan. Gusto ko rin yan. Full. Full. Oh. Si Ilik, ang problema si Ilik, ang mahal maglinggam. Meat shop. Meat shop. Ibig sabihin, pork, mga karne. Mag-aalaga ka ng baboy, tapos kakatayin, pagkatay. Bibili lang yan. Hindi nga mag-aalaga. Bibili lang tayo sa ano? By and sale. Okay. Hindi na yan kinikilo. Bulto lang yan. Tapos, paano bentahan yan? Depende yan sa ano? Sa weight ng baka. Kung malaman. Okay. Hindi mo malalaman yung bentahan. Sa ngayon, lugi ka ba? Lugi ka ba? Paano mo siya bibenta? Diretso mo sa palengke o paano ba pag ibenta niyan? Pupunta ka muna sa mga karinderya. Tapos sa karinderya, ano yan eh? May discount yan. Basta suki yan. Gulay. Gulay. Gulay lang yan? Oo, okay. Gulay. Yan ang importante sa mga tao eh, pagkain. Kumain ng gulay para habang buhay, no? Alright. Pa. Kailalik! Yan lang! Tubig, kaibigan! Tubig? Para sa health natin, kaibigan. Wow! Water! Ito nagbibigay ng lakas sa araw-araw natin ng pangangailangan. Okay. Tubig, ang kailangan. Ano meron sa tubig na ibibenta natin? Mineral, kaibigan, mineral. Dahil lahat ng tao umiinom, di ba? Malinis mo, kaibigan. Kaya... Water therapy tayo. Mga kaibigan, sa mga water refilling business station, ito ang unahin mong gagawin pag inom ng tubig, kaibigan. Paano? Oo, oh, lalabas talaga ito pa. Oo, oh, yan. Suwabe. Ay, isa. Tuyo ba? Marinero. Ka para one time big time. One time big time? So, anong maganda negosyo ng mga marinero? Sapo lang. Sapo. Ano maganda negosyo ng mga marinero? Maganda negosyo is, ano? Ano ba? Maganda negosyo. Pag namang negosyo, sakay na lang ng sakay. Yun. Ay. Pwede ka na lang magandang negosyo. Ano magandang negosyo? Negosyo. Oo. Bitas. Tawas. Tawas. Ganon? Oo. Eh kung magnegosyo tayo, dapat nag-business art tayo o hindi kaya ano yung kurso? Yes. Eh marinero tayo eh.
Kaya walang negosyo. Puro na lang sakay. Sakay lang na sakay. Hanggat kayang sumakay. Oo, walang negosyo. Yan ang sagot ng ating mga patikang marinero. Kaya mga marinero, wala na negosyo. Ano? Sa Facebook, negosyo na eh. Wala, sakay lang na sakay. Okay. para mag-ipon ng pera para pang negosyo. Oh, pag may negosyo na, sige pa rin sampa. Kaya tanong kay nalihin ko sa barko. Sabi nila ang seaman, pagka nakasampa ng barko, magpapagawa doon ng panibagong bahay. Eh pag natapos sa yung bahay, anong gagawin niya ulit? Panibagong asawa. Panibagong asawa. Lako. Panibagong asawa talaga? Hindi yan yung nalaksan mo. Hindi, panibagong bahay rin. Kaya nga hindi ito ang isang seaman. Sa pangkawarko hanggang tumasap pa sa medical. Mahirap pala ang seaman. Mahirap, kabayan. Kaya makikita niyo ang chip cook ko ngayon, no? Ang sarap na naman lang niluluto ang mga kabaro. Chicken at isda. Makikita niyo ang kanyang kamay. Magkakataan mo ito. Kapag ang chip cook, dumadaan kayo lahat sa kamay niya. Kaya, pag-inulat kayo ng chip cook, nakikita yung kutsili niya. Ayan, no? Ang talas niya. Nakakapatay yan. At ako. Kaya huwag kayo nuloko-loko sa chip ko. Maliban doon, sasampakan ng barko para magnegosyo. Makaipon. Tapos makaipon. Tapos, pag makaipon, parkuli. Pag may negosyo na, ano gagawin niya? Ay, siyempre, bukos ang negosyo. Yun. No. Pero bakit yung mga seaman na may negosyo, nagbabarko pa rin? Mga sakim yun. Sakim? Ano yung mga ganit, gano'n? Wala lang libong sa mga asawa yun, partner. Ilan ba dapat ang asawa ng seaman? Sakim, pre. Gano'n. Kaya pala. Ilan lang anak? Siyempre, sampo. Sampo talaga. Yan. Yan ang mga sagot ng mga seaman sa interview natin. Baga na naman, ako na naman ay gagawa ng vlog. Ang vlog na ito ay marinero. Ano ang magandang negosyo? Ito ay interview natin. Bilang marinero, ano ba ang magandang negosyo? Kaya bumili na maraming barko. Ang magandang negosyo, sir? Pag maayos yung panahon, hindi magkindi, walang salitaan sa negosyo. Pag masama ang panahon, maganda mga negosyo. Pero ano ba yung mga narinig mong magandang negosyo sa ngayon? Pag magandang negosyo, sana ikaw ang magtutok sa negosyo. Okay. Pagka ngayon, wala pang masabi ng negosyo. Lubig, lupa, bakahan, babuyan. Mineral water filling station. Oh, nice. Bakit mineral water filling station? Marami nauuhaw. Tama. Lahat may nauuhaw. Kahit pag-ibig. Yung ang pag-ibig nauuhaw din eh. Ang bulsa nauuhaw. Ang bulsa nauuhaw. Lalo na pag corruption. Naghahanap na mapupulot. Okay. Okay, thank you very much. Yun lang? Oo. Oh, well. Kaibigan, kung wala nang negosyo ng kaibigan, magawa tayo ng magawa tayo ng beer house. Beer house? Oo. Oh. Ayan, sa bar. Tapos, kaso malaking ganun. Ipipigan ko yun, isang video. Birthday! Oy! Birthday na ako ng negosyo ng bad na ating kaibigan. Ayan, Kirio. Kamay ka muna. Hala! Angkor. Angkor. Bawang isa ko ngayon. Ikot-ikot. Yun, ganda pala dyan ha. Hi, President! Hello! Kaso, di tayo makakapos. Ako. Hindi tayo makapili ng kabayanas. Ayoy! Ano ang gagawin mo para ikaw ay tumigil sa pagbabarko?
Hindi nga ako titigil, dito na ako mamamatay. Talagang consistent ah. Hindi ang isang siman hanggat nakakapasa sa medical, tandaan yan. Malulungkot ang mga meses natin ito sa narinig nila sa'yo. Matutuwa ka mo! Kaplastik ay mo. Wala sa ayos. Pag sinabi mo ang asawa mo, natuwa dahil hihinto ka na sa pagsisiman, isang malaking kaplastika niya ang kabayan. Ganon? O sige, tatanungin ko rin si Miss. Hinto sa pagbabarko ang siman. Yan ang malaking katanungan. Kung ikaw tatanungin, ano ang masasabi mo? Dito na akong mamamatay sa pagbabarko. Ano, dapat kami ng siman habang nagbabarko? Hihinto lang ang isang siman sa pagbabarko. Pag hindi na siya nakakapasa sa medical, ganun? Kaya isa lang masasabi ko sa inyo mga kabayan, dito na ako mamamatay. Ang sabi nila, kasi mo ito, nagbabarko. Tumigil na ang sima sa pagbabarko. Pagka titigil eh, 57 na yung dollar. Pag kumalik ng 40 yung dollar, yan, tigil ka na. Mag-isip ka na naman ang negosyo. Bilang siman, ano ba interview? Sir, ano ba yung magandang negosyo ng mga siman para sa'yo? Bilang siman, ang magandang negosyo ay kahit anong negosyo naman, pwede pasukin eh, no? Oo. Oh, as long as meron kang kapital. Tapos? Tapos umpisa ka lang sa muna sa maliit. Hanggang sa lumaki. Hanggang sa dadami yung customer mo. Mm-hmm. Tapos, pag nag-ano na yung negosyo mo, naging marami ka na ano, dagdag ka naman panibago. Dagdag na naman. Oo, sabi like, mo, focus lang, tapos dadagdag ka na naman. Hindi, may, ano, kumita ka na eh. Asa ba kayo, kumita ka na. Tapos, pwede ba magnegosyo pag lakas lang ng loob ang kailangan? Pwede ah. Kahit walang kapital? Kailangan mo ng kapital. Ayan. Kung makapagbisa ka, walang kapital eh. Ayan, mga kabaro. Ang pinang siman para tumigil sa pagbabarko ay magnegosyo. Ayan. So, inyo nang narinig kung ano ang magandang negosyo ng mga marinero. At ako ay umaasa na sa bawat suggestion, mga ideas ng mga marinero, ang pagnenegosyo ay isang magandang opsyon para ang mga marinero ay hindi na manatiling magbarko. Nagkakaedad tayo habang nasa barko, mag-ipon, isipin, at tignan kung ano ang magandang negosyo na meron at dapat gawin sa lugar nyo. It's a lift to, and we lose our inhibition.
tumigil ang barko? Mag-ipon. Mag-ipon. Pagtapos mag-ipon. Mag-negosyo. Mag-negosyo. Pagtapos mag-negosyo. Mag-negosyo. Tigil na. Tigil na. Oo. May isa lang pa akong tanong eh. Ano? Bilang seaman, iiwalayan mo ba ang asawa mo? Tama, oo. Bakit naman? Sakit na niya sa ulo. Tama, kasi nasa barko ka. Oo. Tapos nasa Pilipinas siya. Oo. Sakit na niya sa ulo. Dapat ba dagdagan ito? Ha? Dagdagan? Dagdagan. Ilan dapat ang asawa ng seaman? Marami! Naku po! Patay, matulungkot siya mga ginang nito pag narinig nila yan. Kaya, yung mga hindi marunong mag-ipon ng asawa, hiwala yan. Ganon? Oo. Naku, kaya kayo mga ginang ha, pahalagahan nyo ang hirap kala nila, na pera dito, tingnan nyo. Na pinanggagalingan ng trabaho sa seaman, makikita nyo yun o. Napakataas niyan, no? Madaling sila, sumusundot na. Inaangkot nila yan. Madaling sumusundot sila. Naku po! Madaling sila, pasundot na. Kaya kayo mga kabaro, kayo nasa barko, mag-ipon, mag-negosyo, iwalayan ang asawa. Para sa ikagaganda ng kinabukasan. Yan. Iwalayan ang asawa, kunin ang anak. Sipag. Para sa kinabukasan. Yan. Para magtagal tayo sa ganitong profesyon. Kaya kayo kung kayo nakasampa, huwag kayo magmadaling uwi. Mahirap magpa-line up ngayon. Yung mga nakasampa, gustong uwi, dito na lang tayo. Yan. Pag naka-uwi, gustong sumampa. Para wala sakit sa ulo. Pag nakasampa, gusto namang uwi. Yan ang buhay ng sibat mo. Nag-uwi, kalitala na asawa. Ako po, sinisira mo lang pa. Sinisira mo lang pa na tayo kasi bakit tayo uwi. Abid. Umalis ka na nga! Wala na tayo pang saing! Yan ang mga buhay ng... Saka huwag kayong kumuha ng magandang lalaking kumpare! Uy! Bakit kaya? Sa araw lagi natin sinisipan ang kanyang inaanak! Saka po! Lunes lang tayo! Kailangan mahabaan nila! Nag-inta! Yan! Para marunong tayo magmarite! Ayan! Saka po! Magkakaroon kami ngayon ng MP Marites. Ito ang MP Marites. At ito ang pinag-uusapan namin habang kami ay nagtatrabaho dito sa barko. Akit ako taas, makitsang ako ng live post. Kaibigan, maraming salamat. Iba oras. Ito ang susunod na vlog natin. Bilang seaman, ano ang gagawin para hindi na magbarko? Ayun! May nakita akong mabago nito. Nag-mementinance siya ng ano? Kaibigan, anong mementinance mo dyan? Ayun, ang ganda. Pinapaganda niya talaga yung live boss na namin, no? Ayan. Bilang seaman, ano ang dapat mong gawin para hindi ka na ulit?